Ito na ang programang walang aatrasan, walang kinakampihan, lahat ay haharapin. Programang bubuksan ang inyong saradong isipan. Programang magmumulat ng inyong mga mata sa katotohanan at isisigaw ang mga hinaing ng bayan para sa mga nagbibingi-bingihan. Ang tutuwid sa baluktot bigwas sa Palawan ni Tommy Avile. Lunes hanggang Biyernes sa DWOKFM 107.9, ang Bigwas Station ng Palawan. Bigwas! Okay, magandang umaga mga kababayan ko sa lungsod ng Puerto Princesa at sa mangdako ng lalawigan ng Palawan. Bigwas! Bigwas! Pansamantala, mga kabigwas, ako muna ang inyong mga kasama sa programang Bigwas, mga kaibigan, dahil medyo may nagpapahinga lang yung ating angkorman ng Bigwas, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Samahan niyo ko, mga kabigwas, na tumalakay ng mga isyu pagdating sa mga property, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Na tanging nai-involve yung ating mga authority, yung ating mga tagapagpatupad na sana'y lumilingon at tumutugon sa mga problema ng ating mamamayan at nagbibigay ng mga tamang impormasyon, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Siyempre, hindi lang naman yan, mga kaibigan, dahil din doon sa mga taong may mga personal na interest. Yung ating mga residente, may mga personal na interest pagdating sa usaping lupa, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Alam niyo talaga, yan talaga yung problema, unang-unang problema ng ating siyudad o ng ating mga Palawenyo o kahit sa mga dako ng Pilipinas, mga kaibigan, pagdating sa lupa. Bigwas! Eh yung iba naman nangaangkin, yung iba naman ay sabihin natin na pinatira lang dahil sa walang matitirahan ay inangkin na. Bigwas! Yun pa yung natutulungan ng ating mga ahensya ng ating gobyerno, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! At yung taong may legal at tamang dokumento, mga kaibigan, yung pa yung nababaliwala. Bigwas! Bigwas! Mamayang konti, mga kaibigan, samahan niyo kong talakayin yung program, yung problemang ito na kung saan ay sinasangkot yung isa sa mga kawani ng National Bureau of Investigation, mga kaibigan. Bigwas! At siyempre, mga kaibigan, kanina nga ay may mga pumunta rito, mga kaibigan, ay nagbigay din ang kanilang mga dokumento rito para mapag-usapan ito. Di bali, mamaya makakausap natin sa linya si Special Investigator Cedric Abay ng National Bureau of Investigation, mga kaibigan, para naman makuha natin yung kanyang side, mga kaibigan, regarding dito sa pinupukol sa kanya, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! At siyempre, yung kanyang complaint ay isa umano itong residente ng barangay Tinigiban, pero aywan ko ba kung bakit napasumunan ito sa barangay San Jose. Bigwas! Bigwas! Wala man lang ginawang validation yung barangay San Jose kung bakit doon napasumunan itong kwan. Itong si Mama Jenny, ano ba ito? Kolo, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Kaya sumuplong dito at nagtanong. At siyempre dapat kasi doon sa ating mga opisyal ay inaalam muna natin kung anong barangay talaga nakatira itong mga pinapasumunan natin, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Sa mga nais makihalo sa ating pag-uusapan sa ngayon, mga kaibigan, maaari tayong mag-text o tumawag sa ating hotline sa 0930-3257-881, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas! Ulitin natin, 0930-3257-881, mga kaibigan, sa mga nais na magbigay ng kanilang mga komento o sa mga nais na makihalo sa ating pag-uusapan, mga kaibigan. Bigwas! Bigwas!
Siyempre, bago yan mga kaibigan, batiin muna natin ng magandang umaga yung ating masugid na tagapakinig dyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw mga kaibigan. At siyempre dyan sa barangay Bagong Sikat at siyempre dito sa Junction 1 kay Jojo Binetes. At siyempre nandyan si Pare Ronel Garcia mga kaibigan. Magandang umaga sa inyo dyan, ha, Pare Jojo. At yan, at binating ko na kayo. Pakibantay-bantayan mo lang si Pare Batute. Binwas! Kaya mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At dito mayroong sipi, dito lang dokumento mga kaibigan. Ha? Ay. Sandali lang, bago ito mga kaibigan. Nais ko na nating talakayin itong nangyayari sa ating sa lungsod ng Puerto Princesa mga kaibigan, doon sa mga nakawan ng motor, mga snatch ng cellphone mga kaibigan. Ano na bang ginagawa ng ating mga otoridad? Bakit napakabagal ng aksyon ng pag-iimbestiga diyan sa mga taong yan? Nakaraan lang mga kaibigan. At yung mama ay galing ng trabaho. Pauwi niyang kanyang bahay at natapat diyan sa may runway. Sa Junction 1, mga kaibigan, inisnatch si cellphone, sinapak sa nguso ito may-ari ng cellphone. Di nagkahabulan, ang kawawang mama hindi nakuha yung kanyang cellphone hanggang sa ngayon. Ang problema nito, mga kaibigan, ay merong CCTV, yung Coliseum, yung ating city government dyan sa may runway. E kanina, pinuntahan natin, ay hindi pala gumagana yun. Nakaraang taon kung inyong matatandaan mga kaibigan, yung Junction 1, wala rin CCTV, mga sira din. Ano yan, palamuti? Binwas! Binwas! Ano bang ginagawa ng ating mga kawani ng ating gobyerno, mga kaibigan? Bakit hindi naaayos yung mga CCTV na yan? Patuloy na lumalaganap ang krimen, patuloy na lumalaganap ang mga nakawan. Makikita mo nga, may mga CCTV, hindi naman gumagana. Binwas! Pero sa awa ng Diyos mga kaibigan, mayroong kusang loob na gusto magbigay ng CCTV footage mamaya. At yun ang ating lalakarin mamaya mga kaibigan. Dahil para makita yung taong ng isnats doon sa kawawang mama mga kaibigan. Binwas! Binwas! Iyan tagal na yata yung hindi gumagana. Pinuntahan natin yung 911 kanina mga kaibigan. Tinanong natin kung sa kanila yan. Nasa kanila na naman pala. Tapos ngayon, hindi gumagana. Paano kayo makakatulong sa ating mamamayan? Katulad niyan sa mga problemang yan, mga kaibigan. Binwas! Binwas! Paano mareresolba ng ating otoridad? Paano mahuhuli yan kung mismong yan ang mga CCTV yan, mga kaibigan, ipatay? Binwas! Binwas! Either hindi man patay, kundi sira. Ang tagal na niyan, hindi man lang maayos-ayos na ako talaga, oo. Binwas! Binwas! Namong problema na ngayong ating mamamayan, dagdagan pa ninyo mga hindot kayo. Binwas! Binwas! Ang tagal na panahon na yan na laging paulit-ulit na binabanggit yung mga CCTV camera na yan. Bakit nakalagay pa yan? Ipantanggalin nyo na lang. Binwas! Binwas! Huwag nyo nang gawin pang palamutin dyan sa kalsada. Panirang image pa yan. Hindi naman pala gumagana. Binwas! Binwas! Tuloy yung ating mamamayan, pag naghahanap ng CCTV footage, walang makita. Dahil mga puro mga sira, pariho nyo rin sa mga tok-tok nyo mga sira. Binwas! Binwas! Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Ating oras sa ganap ng alas 10:25 ng umaga mga kaibigan. Binwas! Binwas! Ito na mga kaibigan, at pag-uusapan na natin itong problema na ito sa binigay na dokumento dito sa atin mga kaibigan, na isang parsila lang ito ng lupa na kanyang nabili di umano. Pero siyempre, hindi pa natin alam yung buod ng kwento nito mga kaibigan, kasi mayroong naghahabol na mismo sa kanila rin daw yung mga lupain na ito mga kaibigan. Binwas! Binwas! At tulad nitong si Special Investigator Cedric Abay ng National Bureau of Investigation mga kaibigan, ayon doon sa ating complainant mga kaibigan, ay pinasok sila
ni Cedric Abay ang nagpakialang NBI at mayroong alalay na kasama at sinabi na kakasuhan ng falsification of document, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Dito kasi ang nakasaad dito sa dokumento, mga kaibigan, ito yung waiver of rights. Big Ross! Big Ross! Na dinala sa atin dito, ang nagmamayari ay itong si Carmelita Pastika. Big Ross! Big Ross! Ginawa itong waiver of rights na ito, mga kaibigan, yung area na ito ay sa block number 2 lot 16 sa na nagkakahalaga ng may sukat na 100 square meter, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Ginawa itong waiver of rights na ito, mga kaibigan, ni Attorney Genlo Aguilar noong October 21, 2017, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Ngayon, may mga naghabol, may mga sinasabi na ito ay ipinangalan kay Jenny Colo, mga kaibigan. Ngayon, lumapit sa atin itong complainant, mga kaibigan, at gustong malaman kung bakit daw umano sila tinakot ni Special Investigator Cedric Kaabay. Big Ross! Big Ross! Bakit nga ba ganun, mga kaibigan, yung nangyayari? Hindi ba po pwedeng daanin sa magandang usapan yung ganitong mga problema, mga kaibigan? Pagdating sa ganito, ito may mga text pa rito. Naku, hindi na dapat na palakihin pa yung problema na ito, mga kaibigan, dahil ito na nga, meron na ngang binigay dito na notaryado ito, mga kaibigan, itong dokumento na ito. Big Ross! Big Ross! Namang problema itong mama dahil ang gusto lang raw nila, mga kaibigan, ay yung tahimik. At yung walang problema, mga kaibigan, binili nila yung lupa na ito, mga kaibigan. Hindi natin alam kung sa ilang halaga na nabili itong lupa na ito, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Bakit nga ba ganon? Bakit kasi hindi nyo namang dapat sana, dinaan nyo lang muna sa legal. Katulad nito, bago natin pinatawag sa barangay, nagkaroon na ng ganong mga takutan. Ano ba yung mga pananakot na yon? Para malaman natin, mga kaibigan, tawagan natin si Special Investigator Cedric Kaabay, mga kaibigan, upang masagot o malaman yung katotohanan. Sampa dito yung sa mic. Ay, sa ito to, cellphone. Pangatlo. Pataas yan. Yes, sir. Good morning. Good morning. Hello, sir. Good morning. Sir, live ako sa programa. Hi. Good morning. Good morning. Ano na umaga? Opo. Sir, may na-forward dito na dokumento. Ito yung waiver of rights na ito. Tapos may yung video. May pinorwarding video rito na tungkol doon sa pagkakapasok daw di umano ninyo sa bahay nila. Bahay nila? Kanino ko yung bahay yun? Oo. Kanino yun ang, kong bahay yun? Sinumbong dito sa akin at tapos may binigay dito na waiver of rights. Ano ba talaga yung totoo nito, sir? Ay, anong sino yan? Anong pwedeng malaman yung pangalan? Kay Jenny Colio ito, sir. May waiver of rights dito na binigay ni Carmelita Pastika. Ayan, sige. Maganda po yan. Bigyan nyo lang ako ng time na mapaliwanag, ano? Opo, sir. Ganito, si Pastika, ayan yung kinakasama ni Mr. Bakwell. Mm-hmm. Si Mr. Bakwell,
malayong kamag-anak ko po yan. Mm-hmm. At na-waive niya na sa akin yung property na yan since 2019 or 2020. Opo, opo. Ngayon, dahil nga kamag-anak ko, na-waive niya sa akin dahil kailangan niya sa pagpapagamot niya. May sakit siya noong time na yon. Mm-hmm. Hindi ho tayo nagka-interest sa property niya. Ang sabi ko, ibalik lang yung pera. Opo. So, dumating ang ilang taon, namatay po ito, si Mr. Bakwell. Ngayon ang naiwan, ito si Miss Pastika. Mm-hmm. Siya ang nag-occupy ng bahay. Ngayon, kay Miss Pastika, binigyan din namin siya ng chance na maibalik yung pera. Opo. Hindi rin naibalik. Hanggang dumating sa point, si Miss Pastika na nagsabi na, sir, iiwan ko po yung bahay. Kunin nyo na lang. Mm-hmm. So, hindi namin kinuha pa rin yung bahay. Dahil ang sabi ko nga, hindi ako interesado at mas gusto kong maibalik na lang yung pera. Kaya lang wala na siyang ibang opsyon hanggang sa nagkakaso yan. Si Miss Pastika na-involved sa mga kaso. So ngayon, nung na-involved siya, iniwan na niya yung bahay na yan. Mm-hmm. So wala kaming ibang opsyon kundi i-occupy sana yung bahay. Opo, opo. Wala ng tao. Ngayon, nung pinapuntahan ko sa mga kasama ko yung bahay, ayun, may pinagbintahan, may winaiban daw siya na isang teacher. Okay. Teacher yan si Kwan ng Palanhay. Kinausap ng mga kasama ko itong teacher. Opo. Na ma'am, may papel na po yan since 2000 na kay Sir Cedric po, ganyan-ganyan. Actually, bukas po, dito na si Sir Cedric, ipapabakot niya ito yung bahay. Mm. Hindi siya naka-occupy, wala naka-occupy doon. Kinabukasan, pagbalik namin ng umaga, binabakod niya na. Pinapabakod na itong si Ma'am Jenny? Opo. Di ngayon, tinanong ko, pumunta ko doon. Sabi ko, anong papel meron ka, ma'am? Pinakita niya yung, sinabi nitong waiver, sabi ko, ma'am, falsificado yan. Mm-hmm. In the first place, hindi lang ang pangalan niya kay Miss Pastika, na kay Mr. Bakwell po yung bahay. Doon sa lalaki. Oo, sa lalaki nakapangalan. So, ibig sabihin, yung property na nakapangalan doon kay Bakwell, hindi dito kay Carmelita Pastika? Hindi po. Nakay Mr. Bakwell po ang nakapangalan yung bahay. Okay. Tapos ngayon, nagpagawa sila ng papel. Ano ba ito, sir? Mag-asawa ba itong si Bakwell at si Carmelita? Hindi po. Okay, sige po, sir. So ngayon, yung nagsabi na falsifikado yung mga dokumentong hawak nila, yung kasama nilang nagpagawa ng dokumento para magkaroon ng dokumentong ganyan. Pero sir, doon sa kinukwento sa amin na pinapaliwanag na itong complainant, nang haras daw ho kayo? Malabo po yun. Opo. Alam niyo sir, kung gagawin ko yun, siguro ako nakaposisyon doon. Opo. Tingin mo? Tingin nyo, sir? Mm-hmm. Diba? Ang ito, ganda ito. Ng babako, sa may, ko, may, nandun, may video kasi na pinorward dito sir doon sa pagpasok ninyo. Doon na sa bahay. Anong sinabi ko? Anong sinabi ko? Opo sir. Wala pa naman sir. Dito lang sa loob na pinakita na doon kayo pumasok sa bahay niya. Opo. Sige po sir. Tuloy po. Tuloy po natin yung kwento natin. Sir, hindi natin makonsidero bahay niya yun. Opo. Falsipikadong hawak niyang papel. At nadalihin ko yan hanggang sa deped sir. Itong papel na ito. Nadalihin ko yan ang kaso na yan. Pinabarangay ko yan eh. Nasa barangay ko kasi nihirin kami. Opo, kasi meron kayong kwan eh. Meron kayong pag-uusap yata bukas alas 4 kay Cap Salvador. Yun na nga. Kung ako mangharas, hindi ko na pinabarangay yan. Hindi ko dadalhin sa DepEd yan para patanggalan ng lisensya yung teacher na yan. Opo. Kasi ang gamit niyang dokumento, puro falsifikado at alam niya yan. Di ba? Papatanggal ko yan, maniwala ka sir. Papatanggal ko yan dahil sa ginagawa niya. Opo. Ako sinabi ko sa kanya, ayusin natin to. Sinabihan ko pa siya, sir, ha? Ayusin natin to, punta sa barangay. Sabi niya, sige. So, ibig sabihin doon, sir, pagpunta nino, nakausap nyo siya na ayusin nyo yung problema na ito? Yes, opo. Mm-hmm. So, ano naman yung naging katugunan niya? Kung harassment, iyayatakin ko sila hanggang sa labas ng bahay na yun. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Ang sabi ko kagad, pagdating ko doon, hindi po ako dito pumunta para manggulo. Opo. Gusto ko lang iparating sa inyo na ito nakapangalan na na-wave na sa akin. Matagal na ganito, nang kamag-anak ko na ganito. Opo. Ngayon kung gusto niyo pa rin i-insist yung sa inyo, magkakaproblema po tayo. Mm-hmm. Magkakaroon tayo ng kaso nito. Oo. Pinaliwanag ko sa kanila. Opo. Sir, pwede ba kumakahingi ng kahit na partial document lang diyan sa inyo kung meron kayong hawak, sir? Ako? May ako? Opo.
Ako po. Opo, 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 sir. Sir, sino po itong si ano? Sino po itong si Annalisa Alindayaw? Hello, sir. Hello. Hello po. Hello, hello, hello po, hello po, sir. Hello. Yeah, mga kaibigan. Ayun mga kaibigan, ano? At nakapanayam na natin si Special Investigator Cedric Abay, mga kaibigan. Nawala lang yung party ng aming pinag-uusapan. Mukhang wala na yata ang signal sa area na at mukhang sumasagarak na mga kaibigan. Pero siyempre, mga kaibigan, sa mga video ng ipinorward sa atin dito, siyempre ito, may pagharap sila bukas sa barangay mga kaibigan. At hindi kasi natin masasabi na hindi tayo po pwedeng humusga pagdating sa mga dokumento kumpara sa akin lang. Sana maging patas tayo. Hindi natin pwedeng masabi na falsification itong mga dokumento na pinorward sa atin dito mga kaibigan. Korte lang po ang makakapagsabi nito mga kaibigan. Binwas! Ayun, hindi raw ho siya ng haras mga kaibigan ha. Kayo na pong humusga. Ay, pinorward dito at kayo na rin po ang humusga pagdating dyan mga kaibigan. Ayun pa dong, sa kay Cedric Kaabay ay papatanggal niya itong teacher na ito. Mga kaibigan, tumatawag muli si Special Investigator Cedric Kaabay mga kaibigan. Hello, hello sir. Yes, good morning. Naputol po. Opo, opo, sir. Naputol po. At, sir, magtatanong yes lang po ang inyong abang lingkod. Itong si Annalisa Alindahaw, sino po ito, sir? Yan si Annalisa Alindahaw. Yan ang unang lumapit. Yan ang unang lumapit ng papeles niya nung bahay na yan. Opo. Hindi ko alam na yung may-ari niyan is si Mr. Bakwell. Mm. Ang unang lumapit niyan, si, dinala sa akin ang papel na yan ni Annalisa. Kasama yan si Pastika. Ngayon, nung nakita ko yung dokumento, sabi ko, ay, wala tayong dapat transaction dito. Dalahin mo si Mr. Bakwell, sabi ko ganon. So, dinala si Mr. Bakwell, which is nakilala ko, nakamag-anak ko. Tapos? Kasi yung time na yon, so, dinala sa akin, bago kami nagkaroon ng transaksyon. Okay. So, ang nag-process ng papel na yan, si Annalisa. Dahil sa, alam pagkakalam ko, magkakilala sila ni Pastika, ni Miss Pastika. Opo. Mm. Opo, opo. Opo, sir, opo. So, magkakilala na itong ni Pastika na ito. Ni Miss Pastika. Mm. Oo. Magkakilala si Annalisa, pati si Miss Pastika. Opo. So, lumapit si Miss Pastika kay Annalisa, si Annalisa nilapit sa akin. Opo, opo. So kaya ito lumapit doon sa inyo, so nalaman niyo na kay Bakwell pala itong area na Bakwell, ito. Bakwell, sabi ko sigurado ko kamag-anak ko ito. Hindi ako nagkamali, kamag-anak ko nga. Opo. Opo, so malapit na kamag-anak pa, sir. Medyo, oo. Mm-hmm. Eh, nung nakita ko naman ang sitwasyon, which is sabi naman ni Miss Pastika na may sakit, which is nung hinarap nga sa akin, may sakit talaga. Mm-hmm. Kaya doon din ako naawa. Nasabi ko, sige, kakailanganin talaga to ni Mr. Bakwell. Mm-hmm. So, tinulungan ko. Opo, sige po. Sige, sir. Maghingi na lang kami ng inyong komento doon sa inyong mga katunggali rito, sir, na para kung sakali gusto nyong iparating. Maraming salamat, sir. Ano? Maraming salamat sa oras. Alam nyo, ma'am, sa umpisa pa lang, nagsabi ako na ayaw kong palakihin yung problema natin. Na presenta lang natin yung ebidensya natin at kapag alam natin may problema yung kung sino may problema ng papel, mag-giveaway tayo. Kasi kung akin na may problema, mag-giveaway ako. Mm-hmm.
Kaya lang nagbatika sila, ito dinala pa dyan sa media. Kung totoong nangharas ako, dapat nung araw pa lang nun, kinaswa na nila sa barangay. Pero hindi po, sir. Ako ang unang pumunta sa barangay. Sabado yun, kung ako magkamali, Sabado, walang opisina ng barangay, pero pumunta ako. Pagdating ng Lunes, bumalik ako sa barangay. Dahil gusto ko nang maayos as soon as possible. Mm-hmm. So kung talagang sila sabi nila nangharas ako, wala silang, hindi sila nagfile ng reklamo. Di ba? Opo. Ano niyan ma'am? Tanong niyo diyan sir, si ma'am. Ako pa rin sabi sa kanya, ma'am, usap tayo sa barangay. Sabi ko sa barangay muna tayo para doon natin pag-usapan itong mga dokumento natin. Okay. Ngayon, ang nababalitaan ko sir, ang nilalakad naman nila na antedate yung waiver of rights. Nakarating naman sa akin. Sabi ko mas lalo nilang pinapalaki ang problema, pati yung abogado na magnotaryo diyan, magkaka-problema. Mm. Diba? So ang sa akin, ma'am teacher kayo. Alam niyo yung tama at mali at yung totoo at hindi. Yun lang ma'am. Yun lang ma'am. Ako kung gagawa ko, pwede kong gawin yun yung sinasabi niyo. Pwede kong gawin. Pwede ko kayo palabasin, pwede kong ayok ko paybay. Pero di ko ginawa. Dahil may respeto ako sa sarili ko, may respeto ako sa inyo. Nakita niyo yung ginawa ko, kinakusap ko lang kayo, hiningi ko pa yung number ninyo. Sabi ko ma'am, mag-usap na sa barangay. Diba? Opo, sige po. So yun lang ang sa akin ma'am. Sana ma'am iisa puso sa isip natin yung pagiging teacher natin. Yun lang po. Alam natin kung ano yung totoo ma'am. Okay, sige po. Alam sir. Opo, sir. Maraming salamat po sa inyong pag-paunlak na makapanayam kami makapanayam kayo ng Abang Lingkod tungkol dito sa usapin na ito. Sir, ano po? Maraming salamat din Sir Manny at ma'am, thank you very much din. At binigyan niyo ako ng time makapagsalita. So sana ma'am, doon tayo sa katotohanan. Okay, sige. Yun lang po. Opo, maraming salamat po. Yan mga kaibigan, si Special Investigator Cedric Aangay. Kung tawagan, itong si ma'am, yung ating complainant mga kaibigan. Ibang tawag ka. Yan mga kaibigan, ano? At hindi raw umano ng haras si Special Investigator Cedric Abay bagkos ay kinausap niya para po. Pero malalaman ho natin yan dahil mga kaibigan dahil pinapatawagan natin yung ating complainant na si Jeannie Colo mga kaibigan. Siyempre, kayong nakakalam sa mga sarili ninyo kung ano talaga yung totoo. Ano po? Pinag-usapan mga kaibigan at tinatawag na falsification of document itong hawak natin mga kaibigan. Malalaman natin yan mga kaibigan kapag nagkaroon na ng magandang pag-uusap itong dalawang panig mga kaibigan. Ano? Mga kaibigan ay talagang binabanggit niya kanina na talagang na nagkaroon siya ng problema sa katulad yan mga kaibigan na may naghahabol doon sa area na kanyang anak ngayon ay kinatitirikan ng bahay mga kaibigan. Pinapabakod mga kaibigan na para sa kanilang seguridad ay pinapagawa ito ni Ma'am Jeannie Colo mga kaibigan. Pero siyempre ayon din dito kay Cedric Abay mga kaibigan ng NBI ay kanila umano sa kapag anak nila umano sa kanila yung lupain na yon mga kaibigan. At tinatawag nga na falsifikado daw itong Weber of Rights mga kaibigan. At yun daw umano ang nilalakad ngayon ni Jeannie Colo mga kaibigan. At ipatatanggal, dadalhin sa DepEd yung problema at ipatatanggal, patatanggalan ng lisensya itong kawawang teacher mga kaibigan. Sana naman ma
maayos at mag-giveaway talaga yung kung sino ang may legal na dokumento rito. Kasi wala lang makakausap kasi doon sa dito sa pinanggalingan ng area na ito, mga kaibigan. Dahil patay na si Bakwel. Yung binabanggit nga ni Cedric Abay, mga kaibigan, patay na. Ito, nakapangalan kay Carmelita Pastica, pero nakapangalan yung ayon sa kanya, nakapangalan daw di umano kay Bakwel. Pero ito, may lumabas, mga kaibigan, na Weber Brides na sa pangalan ni Carmelita Pastica, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Mga kaibigan, yeah, mga kaibigan, katulad ng ating sinasabi, mga kaibigan, na korte lang makakapagsabi na piki or tunay itong dokumento na ito, mga kaibigan. Dali lang, may mic pa ba ako? Antabayan lang natin, mga kaibigan, yung magiging kalalabasan nito ng usapin na ito, mga kaibigan, ha? At inuulit natin doon sa may-ari ng building diyan sa may runway, mga kaibigan, ha? At sir, pakibigay naman po yung aming kahilingan na doon sa CCTV footage, mga kaibigan, ha? Big Ross! Big Ross! At para naman ma-resolve itong problema na ito, mga kaibigan, dahil magkakandak na ng investigasyon itong PNP, mga kaibigan. Big Ross! Ilapit na ito doon upang matigil na yan yung mga pangiisnas na yan at yung pagnanakaw, mga kaibigan, dahil mga nakaraan nga may motor at mayroong cellphone, mayroong taong nasuntok ng dahil sa isnas na yan. At dito naman sa problema na ito, mga kaibigan, na itong sa usapin sa lupa, mga kaibigan, ay pagsalitain na lang natin yung mga dokumento natin dyan. Big Ross! Big Ross! Para yun ang mas maganda kasi mangyayari dito, may mga bantaan na mangyayari ito rito pagkatapos itong usapin na ito. Tulad nito, mga usapin sa barangay. Nga lang, ang pinagtataka lang nitong complainant, mga kaibigan, ay ng ating nitong ni Miss Colo, mga kaibigan, ni Jenny, ay hindi ho sila residente ng San Jose. Sila po ay residente ng barangay Tinigiban, pero bakit ho nakapagsumon sa kanila kagad yung barangay San Jose? Big Ross! Big Ross! Nasa pamumuno ni Kapitan na Punong Barangay Cap Salvador. Big Ross! Big Ross! At ayon pa rito sa mga kaibigan, hinatid itong sumundoon at nilagyan dito na wala nang tao sa bahay nila. So yung naghatid nito, mga kaibigan, yung isa sa mga tanod ng barangay San Jose. Pero ayon naman doon kay Gini, mga kaibigan, may tao yung bahay nila. Itong si Analisa Alindayaw na ito, mga kaibigan, siya yung isa rin sa mga complainant nito, mga kaibigan, kung di tayo nagkakamali. Oo, mga kaibigan, siya yung isa sa mga complainant nito. Pero bakit? Huli na, nung mahabol-habol ito, mga kaibigan, kung babasahin natin itong dokumento, mga kaibigan, at tatalakayin natin ang gusto. Dahil dito, ginawa itong Weber of Rights na ito noong October 21, 2017. Tapos nabili di umano ni Sir Cedric Abay 2021.
Diba? Kung iisipin natin mga kaibigan, parang basta talaga lupa mga kaibigan, masalimuot yung usapin pagdating sa lupa mga kaibigan dahil salin-salin. Pahabaan, kung pwede lang magpahabaan ng mga dokumento sa kalsada mga kaibigan, siguro may mga ilang mamamayan na ang nagsukat nito mga dokumento pagdating dyan mga kaibigan. Binwas! Sana naman kung sa ating mga kababayan din, kung kayo man ay mga isang kawalin ng ating sangay, ng ating gobyerno mga kaibigan, huwag naman natin daanin sa pwersa, sa panghaharas, yung ating, huwag natin abusuhin yung ating posisyon mga kaibigan, ano? Binwas! Binwas! Idaan din natin sa tamang proseso mga kaibigan. Dahil kawawa yung ating masasagasan. Siyempre, matatakot yung ating mamamayan yan. Dahil siyempre, nasa posisyon tayo mga kaibigan. Tapos yung ating sasagasan, isa lang ultimong maralita mga kaibigan. Binwas! Binwas! Sigyan din natin ang karapatan yung ating mamamayan. Huwag natin iisang tabi yung karapatan ng bawat isa na magdesisyon sa kanilang mismong komunidad. Or magbigay ng kanilang tamang komento. At siyempre, tayo ay nasasangay ng ating gobyerno, pakikinggan natin at idaan natin sa tamang proseso mga kaibigan. Binwas! Binwas! Eh ang hirap naman pagkahalimbawa na kumbaga makikita mo sa sarili mo na ikaw mali, aminin mo na lang sa sarili mo na ikaw ay mali. Binwas! Binwas! Huwag na natin ipagpilitan pa mga kaibigan kung tayo ay wala rin lang sa posisyon, wala rin tayong sa tamang desisyon mga kaibigan, no need na mga kaibigan na para na ipaglaban pa yung isang bagay o isang sipin ng dokumento na mali naman. Binwas! Binwas! At siyempre mga kaibigan, katulad ng sinasabi natin, hindi na tayo po pwedeng humusga sa ating kapwa o sa isang dokumento, korte ang mag-iinisit niya mga kaibigan. Binwas! Binwas! Para malaman natin mga kaibigan, kasi siyempre, nasa authority nga tayo, tapos hindi naman natin alam kung pangungunahan natin yung isa sa mga sangay ng ating gobyerno, mga kaibigan, na magbibigay tayo ng ating komento, ng ating desisyon na hindi dapat. Binwas! Binwas! Kaya doon sa ating mga tagapakinig mga kaibigan, kahit sa mga dako ng lalawigan ng Palawan or sa buong Pilipinas mga kaibigan, sana'y maging tapat tayo sa ating sarili mga kaibigan. Huwag nating husgan yung ating kapwa or bigyan natin ng halaga yung bawat isa. Binwas! Binwas! Katulad ng sinasabi natin kanina, tinatawag ni Mr. Cedric Abay, yung dokumentong Weber of Rights na ito mga kaibigan na isang falsifikado di umano. Binwas! Binwas! Pero siyempre, para mas maganda, bigyan niyo kami ng dokumento, Sir Cedric Abay, bigyan niyo kami ng dokumento na patunay din to talaga na para maging transparent, na maging patas na talagang yan nasa inyo mga kaibigan, nasa inyo sir. Binwas! Binwas! Para po maganda kasi ang nararamdaman kasi nito nila Jenny Colo mga kaibigan ay yung inyo raw pong pananakot. Binwas! Binwas! At yung pagpasok ninyo ng walang paintulot doon sa tahanan itong Jenny Colo, katulad kanyang sinasabi na tinatanong din ho ninyo sa akin na kung kaninong bahay, siyempre po doon sa kanila kila Jenny Colo mga kaibigan. Wala tayong kinakampihan dito pero siyempre magpasumbali rin tayo at idaan natin sa legal na pamamaraan. Binwas! Binwas! Kasi katulad niyan, pumasok kayo doon, pwede rin hunya kayong kasuhan ng trespassing at panghaharas. Binwas! Binwas! Ang puntong yan, maglalabanan kayo korte sa korte. Diyan kayo maglalabanan. Talagang lalabas ang totoo diyan. Binwas! Binwas!
pero hindi tayo po pwedeng humusga o husgan yung ating kapwa, mga kaibigan, di ba? Big Ross! Big Ross! Hayaan natin na dumaan sa tamang proseso yung ganitong mga problema, mga kaibigan, na para malaman natin yung totoo at huwag natin na husgahan kaagad kung ano man yung nasa ating isipan. Big Ross! Big Ross! Kasi namang problema na rin itong si Jenny Colo, mga kaibigan, dahil nga doon sa pangharas di yung ano sa kanila. Itong nga si Cedric Abay ng NBI, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! At tulad ng sinabi ko, gamitin nyo na ang korte. Korte sa korte na lang ho kayo maglabanan pag gaganon. Big Ross! Big Ross! Para ho mapatunayan at malaman natin yung katotohanan talaga, mga kaibigan. Big Ross! Big Ross! Ayun, mga kaibigan, bago tayo magtapos at basahin muna natin ito, yung ating mga masugit na taga-subaybay kay Arman Ingok. Kumusta, Sir Tommy? God bless you. Kahawig lang po ako ng balat na Sir Tommy, si Dong po ito. Pansamantala po, tayo muna yung uupo sa kanyang programa, mga kaibigan. Good morning po, Sir Tommy Abili, watching from Pasig City po, Sir, mula kay Nueltes Pulante. Good Sir Tommy Abili, watching from Macau. God bless, mula kay Aquarius Bonski. At siyempre kay Sophie Lesondra Yuon. Good morning, hindi ko na nakikita si Sir Tommy Abili. At maraming salamat sa nagpapadala ng mga ano ito. Ito pa kay Baba Mura Kuntiso. Yan kay kay Ede Herrera. Wala na ba si Sir Tommy Abili? Nandito pa. Nagpapagaling lang kasi may karamdaman yung ating busing. Kay Pobreng Alindahaw, namiss namin si Sir Tommy Abili, may pabigwas sana kami. Bigwas na natin. Kay Russell Santos, wala si Sir Tommy, wala po si Dong Dilos Reyes po. Kay Maricar Balbon, good morning po. Nice to see you, sir. Ay, magandang umaga rin po, Ma'am Maricar. At kay Eden Panganiban, happy blessed Easter po. At kay ito, nagpabol si Eden Panganiban. Okay na po ba si Sir Tommy? Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. At sa awa ng Diyos, okay na rin po si General Manager, Ma'am Eden. At nagpapalakas na. At kay ito, grabe naman kayaman ng Palawan. CCTV, di na hanggang ngayon, hindi na naayos siguro ito. Mayaman talaga, mayaman yung mga bulsa nila kasi kahit CCTV, hindi na maayos-ayos. Pulti mo palamuti na lang. Kaya, nagtitipid ba sa kuryente, may solar na lang, mag-solar na lang kaya? Hindi ko lang alam sa ating puting mayor ng ating siyudad, mga kaibigan. Kay Melmar Cruz Rivera, miss na miss si Sir Tommy, ingat kayo. Salamat po. At kay Alfred Bayane, hello po. Good morning, Kabigwas, Sir Dong de los Reyes. Bakbakan niyo po ang lahat ng mga pasaway na opisyal ng gobyerno at mga alipores nila dyan sa Palawan para madala na ang mga kulukoy at mga kumag na yan. Kaya nga po eh. At sabarin natin na hindi pag uupo rito sa radyo. At medyo tayo muna yung maghahalili sa programa ni Sir Tommy. Kaya Robin Ramos, kabigting, what happened to Tommy Abilis? Abilis talaga, ha? May sakit po siya. Kaya Eden na Panganiban, sana ayos na lang sila nang di humaba. Sana mag-ayos na lang sila nang di humaba. O kaya nga po, kay Alfred Bayan, si Kaabay, may kaso pa rin yan sa kaso
ni Liobert Dos Marinas na ibig nilang palabasin na si Liobert ang may kasalanan. Ay, yun nga problema doon eh. Ay, Aiden Panganiban, napakapakapaatas daw. Aiden Panganiban, tama po, sana maging patas sila sa nasa government at minsan kasi kapag mahirap o walang alam sa batas na naiisahan ng may pera at may alam. Yun ang problema doon eh. Ayun lang mga kaibigan. Sa puntong yan at nandito na yung ating yung kasunod na servisyo publiko at argumento ni KBB Puertes. Pansamantala mga kaibigan, tayo mamaalam sa himpapawid at sa ngalan ng ating General Manager Sir Tommy Abili. Ako po si numero 14 Dong De Los Reyes. Nag-iwan ng isang magandang umaga at pagpalain po tayo ng ating buong may kapal. At ito ang Bigwas!